Mahilig kasi ako guys ng mag-edit ng video na yung kukuhanin kong background ay yung gagamitin kong background kukuhanin ko sa YouTube MP3 format tapos ay yun ang gagamitin kong background. Tapos kahapon lang ako nag-check ng yung may mga copyright strike. Naku po, ang dami pala. So ngayon, sinubukan kong, kasi pag nag-upload ako sa YouTube, ina-upload ko rin sa Facebook. Ngayon, pabigla ako ng decision eh. Nung nakita ko merong copyright, yung ano, yung kulay dilaw. Yung ano sa may yung sa ano sa ano ba ito? YouTube studio may kulay dilaw na sa'yo na gano'n na may copyright strike. Nung nakita kong gano'n, di agad ako nag-isip, binura ko agad. Tapos ang ginawa ko ngayon, naiisip ko, ano, paano kaya kung i-screensaver ko na lang? Ay, screen recording ko na lang. Paano kung i-screen recording? Nabura ko na nga. Tanga-tanga. Tapos, naalala ko, ay, ina-upload ko nga pala dun sa ano yun? Sa Facebook. Ngayon, hindi ko naman may download na. Dati nakakapag-download ako dun sa Facebook ng mga video ginagawa ko, i-copy ko yung link, paste ko doon sa save from net. Dati nata-download, ngayon ayaw na. Ayaw na mag-download. Nag-e-error na siya, ayaw na magtuloy. Nako, nasa huli talaga pagsisisi mga guys. Sayang. O, ang ginawa ko, dahil nga sa hindi ko ma-download, ginawa ko screen recording. So ngayon, sinubukan ko ngayon i-edit ulit. Ala na, hindi na ganun kaganda. Hindi na ganun ka-smooth yung pagkakakuha ng ano ko, yung GoPro ko. Pagka pala in-screen recording mo na, tapos in-edit mo, in-upload mo na uli. Ay wala na, hindi na kasing ganda nung dati. Pagka screen recording. Parang nalambot ako. Kung alam ko lang na makaka-copyright pala yung mga ano ginagamit. Hindi sana ginawa yung ganun. Sayang. Makahirap pa naman ako i-edit. Ay, naku. Hindi naman kasi ako ganun kagaling sa mga pasikot-sikot sa mga internet na yun. Mga kulang din ako sa research. Paano kaya ako makakagamit ng ano ng mga song na hindi ako makaka-copyright? So ngayong araw na ito, iyon ang aking pag-aaral. Sayang yung video. Nainis ako, binura ko na lang. Di bali, meron naman ako mga kopya noon sa ano sa Facebook. Ang habol ko lang naman kasi talaga nung una mag-upload lang, nag-enjoy lang ako, hindi ka naman inaano yung kumita sa YouTube. Ang inaano ko lang yung iniisip ko, yung balang araw pagtanda ko, napapanood ko yung mga pinagagawa ko nung medyo bata-bata pa ako. Marami kasi akong upload guys sa ano dati pa. Sa YouTube kaya lang napabayaan ko yung isang account, nakalimutan ko na yung password. Tapos mahilig kasi ako mag-video ng mga wala namang kawawa ang video. Hindi ka naman iintindi guys yung magkapera pala sa YouTube doon. Hindi, basta trip ko lang talaga mag-video. O ngayon nakikita ko sa ibang ba
meron palang mga nagiging milyonaryo sa YouTube. Eh. O, hindi na ako naghahangad guys na maging milyonaryo. Okay? Yung makumita ka lang ng konti. Para pantagdag lang sa pang-araw-araw na pangangailangan mo yun. Napakalaking bagay na nun, di ba? Ayun guys, ngayon ang aking mga i-upload na video ay talaga pag-iisipin ko nang mabuti kasi sayang yung minutes, sayang yung watch hour, no? Tanga-tanga. Tagal-tagal ko na nag-YouTube. Yun lang, hindi ko pa naisip. copyright na utak yun. Di bale. So yun ngayon guys, pag-ubos ng aking kape, dahil sa ako nandito lang naman sa bahay ngayon, wala tayong trabaho. Kahit pa unti-unti pag-aaralan ko paano nga ba yung mga original pa, hindi pa talaga pa pwedeng gamitin yun, yung mga original song. Tapos yun ang gagamitin kong bakal. Mas maganda sana, di ba? Kung walang copyright. Pero marami pa namang ano, minakita ko kanina yung sa YouTube ano, audio library, meron pala sa si YouTube na pwedeng doon ka kumuha ng gagawin mong background music. Kaso hindi yung mga artist talaga na mga sikat na kakilala natin. So yun na lang gagamitin ko. Ako na buwisit na para ako nalambot. Sayang. So yun lang guys muna po this video. At susubukan kong paano kaya yung mga ano guys, yung mga guitar cover, yung mga drum cover, yung alam nyo yung cover, yung sinasabayan mo yung isang original song, magpe-play ka ng instrument. Sabi ng utol ko, hindi raw kumikita yung mga ganun. Sayang naman. Diba? Yung pa naman na binabala ko bumili ako ng drum set, tapos magda-drum cover ako, magigitar cover ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, yun ang pinaplano ko eh. Bili ako ng mga instrument, drum set. Meron na akong ano guys, meron na akong tatlong electric guitar. Yung isa ginawa ko. Alaan ang kulang ko na lang bass, guitar, tsaka drum set. So, pag-uwi ko, bibili ako. At bubuhayin ko muli yung pagkahili ko sa instrumento, upload sa YouTube. Yung talagang ano, matagal ko nang gustong gawin. Ayan lang, siyempre, tuloy pa rin na trabaho. Maaring babakasyon lang ako, babalik pa rin ako rito. Dahil alam mo naman, napakahirap hanapin ng pera dyan sa atin, no? Pag may negosyo ka, nasakit lang. Sabi nga ni Ate Mercy, shoutout sa'yo. Sabi nga ni Ate Mercy kanina, magnegosyo ka na lang. Ate Mercy, matagal na ako nagninegosyo. No? Kaya nga ako nagpunta rito sa Saudi para magbayad ng utang. Eh. Dahil nalubog ako sa utang, kaya ninegosyo. No? Sumubok ako mag-tahian ng bag. No, bibili ako ng tela, ako ang magtatabas, ako ang tatahi, ako magbebenta, lugi. Palaisdaan ako, sugpo, yung mga ganyan, lugi. Gulayan, yun, farm ako, gulayan, no? Tuwang-tuwa ako nung ano na eh, nung namumulaklak, namumunga na, may mga buhok na. Tapos, biglang bumaha, nalubog. Patay ang pinaghirapan ng Jojic. Lugi na naman. So yun, kasusubok. Lahat na ngayon, karamihan doon, marami pa akong ibang sinubukan na business. Hindi ko na ikaw kung ito, nakakahiya lang. Basta, sumubok ako ng iba't ibang business. Tapos napaglulugi, lubog ako sa utang,
No, hanggang sa kaliwat kanan na yung naniningil sa akin. Hanggang sa ino, may nag-opera ng tito ko, yun, baka gusto mong mag-Saudi. Actually guys, matagal na akong niyayaya ng tito ko rito sa Saudi, ayoko lang. Siguro, hindi pa napapanahon. Nag-enjoy pa ako sa kasusubok mag-business dyan sa Pinas. Ayun, napaglulugi, nalubog sa utang, ayun, wala. Kung hindi ako aalis ng Pilipinas, maririndi lang ang mga tenga ko sa mga naniningil kaliwat kanan. Kaya guys, ako yan, nag-abroad para na rin makatulong sa nanay ko dahil wala ang nangyayari sa mga pinaghihirapan ko dyan sa Pilipinas. Kaya yun ang naging isang dahilan. Kaya yun ang isang naging mabigat na dahilan kung bakit ako nagpunta ng Saudi. No? Dahil ako'y sobrang lubog na sa utang. So ngayon, nabayaran ko na sila halos sa lahat. Kung meron pang konting-konti, meron pang konting-konting natitira guys, konti na lang. No? Mga isang iri na lang tapos na lahat. Kasi alam mo naman tayo, marami tayong inuna, nagbayad ng utang, nagpagawa ng bahay, nagpa-renovate lang, guys. Konting ayos lang, bigay sa magulang, kulong sa kapatid. Alam mo naman tayo, ika nga, siyempre, hindi naman ako madamot na kapatid sa mga kapatid ko. Kaya, habang tumutulong sa kapatid, nagpa-renovate ng bahay, bigay sa nanay. So yun guys ang ano ko, ang pinagagawa ko, kaya 3 years na ako dito mahigit. Meron pa rin natitirang guys utang. No, bakit ko nakuwento ko pa guys? Ito yung istorya ng mga OFW mga guys, no. Na malalaman niyo lang yan pag na-experience niyo na kayo na ang nakapunta rito. Kayo na ang nakapag-abroad guys. Siyempre, hindi naman pagdating natin dito lahat-lahat ibubuhos na agad natin lahat sa utang. Imposible mangyari yun. May mga bagay din tayo na gusto rin natin maipundar habang tayo ay nagbabayad ng utang. Di ba? Hindi mo na ako nahihiya guys na sabihin na ako ay may utang. Lahat tayo may utang. Huwag na kayong maglinis-linisan dyan, no? Alam ko yan. Alam na. alam ko na yung galawa na yan, no? Pag nakahawak ng sweldo, oy, hindi ko to nabibili noon, no? Bili ako ng ganito yan. Pero guys, kahit na ako'y bumibili ng mga gadget, no? Ay, mga gadget, yung mga pamangkin ko, binili ko ng mga gadget, no? Meron pang isa, yung isa pamangkin ko inuungot-ungot, bakit noise? Yung iba meron na siya, wala pa. Oh, wait ka lang, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Hindi naman kalakihan ng sweldo ko rito. Pero, yun. Kahit na paunti-unti hindi pa rin natin kinakalimutan yung ating mga pinagkakautangan, siyempre. Nalayo na ako, napunta ako sa utang. Nag-umpisa ako sa copyright. Yung guys ang ano ko lumilipad ang utak ko kung saan-saan guys kasi alam mo naman tayo maraming iniisip sa buhay. So yun lang guys for this video, pagkaubos ng aking kape pag-aaralan ko naman kung paano ko kung pwede nga ba yun yung original song ay gagamitin kong background music. Kung meron kayong alam guys, kung alam nyo kung paano gawin yun, baka naman pwedeng tulungan nyo ako. Comment kayo dyan kung paano ko magagamit yung original song na hindi makaka-copyright. Na hindi makaka-copyright. So yun lang guys for this video. At aminado naman ako na ako eh, hindi ako magaling sa mga computer na yan guys. Hindi na ako magaling dyan. Sana merong tumulong sa akin. Sasabayan ko na rin ng pag-research guys. So yun lang guys for this video. Bye-bye and God bless.